Hello guys, good day. Welcome again to my channel. And for today's video, I'm going to share to you how to cull a Kuroko fry or a black fry from our Showa breeding. So, kung meron kayong mga Showa breeding, you need to cull all those black fry para at least hindi makain ng ibang siblings nila or yung ibang offspring. So, para mas potential na meron kayong Showa or tutsuri na lalabas sa breeding nyo. So, let's go! So, ito na yung Showa fry natin, guys. Medyo malalaki na. Ayun, oh, may kuroko, may black fry. So, this is now the 10th day. And, ito transfer namin ngayon to sa fry pond. But we have to segregate the Kuroko fry and the yellow fry. So today is September 9, Osmeña Day here in Cebu City. So holiday ngayon. So, ito na yun, guys. Nakuha na namin yung lahat ng fry. So, pwede na tayo magsimula mag-cull. And, of course, we prepared a viewing bowl. The white one para at least makita yung mga black fry. So, ito na. Kita na natin yung mga black fry, guys. By the way, guys, you need to have a counter para may record kayo kung ilan na yung nakuha nyo mga black fry para ma-monitor nyo kung ilan ang lalagay nyo sa fry pan nyo. Okay? So, let's add. So, ito na yun, guys. Mga Kuroko fry or the black fry sa Showa breeding namin. So, kakatapos ko lang mag-cull. And these are the yellow fry. And we only pick 453 pieces lang. So, konti lang, guys. And better luck next time na lang sa amin. So, ganyan talaga breeding eh. Hindi perfect. Hindi lahat ng breeding perfect. So, okay lang to. Marami pa naman i-breed. Tsaka, maybe yung itong 400 pieces, meron maraming maselect namin, hopefully. So, ilalagay na to sa fry pan namin. It's okay, baby. Say hi, GM. Hi. So, andito na yung guys. Yung mga fry natin, acclimate lang muna natin, no? Yes, JM? Itong zero.
para at least hindi mag water shock yung mga fry, baka mamatay sila guys. That's it guys, thank you very much for watching my video and I hope you enjoy this video and please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please hit the notification bell for our upcoming videos about koi keeping. So shout out lang ko sa mga talisay dap na hunters, thank you very much for watching and supporting, keep safe and I hope to see you in my next videos, bye bye. Adubo sa iyo sa buntag. And yung ginagawa namin guys sa mga patay na na Daphnia, pinafrozen namin para at least meron kaming stock. For example, mawala ng live food kasi hindi stable yung pagkuhaan ng live food sa area. So may chances talaga na mawawala yung mga Daphnia sa area. So we decided to make a stock out of this. So this is a dead Daphnia and then we put them in the freezer.